Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below. And you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Darryl, salamat sa pagkakataong ito. Karangalan po sa akin. Kasiyahan at karangalan din. Bago ang lahat ng ito, we were starting to talk about your filmography. Okay. Interesting, you did films for National Commission for Culture and the Arts, at marami pang iba. Just talk about them. I'm not really into films, Tito Boy. Feeling ko, kasi I'm a very ambitious artist. I grew up in Olonga po, so there I put up a, parang it's an independent theater group where we perform for corporate shows and something like that. Sa wakas. Yeah. Parang hindi ko masyadong dig ang films kasi number one, sobrang walang pera. Sobrang tagal kumita. Not unless i-release ka on mainstream. That's my thinking eh. I wanna be rich at that certain age. Tapos, that has changed. Yeah, ala. I mean, 60. You don't want to be rich anymore. Or you still want to be rich. I still want to be rich, of course. Pero iba na yung meaning ng rich for me. No, but way back then, it was 2016, I guess, or 2017. We were doing stage plays. I even asked Kate Ricky Lee for bringing Himala on theaters sa Olonga po. But syempre hindi naman ang kaya ng budget namin. So Tate Ricky asked ng parang intellectual property for sa ABS-CBN. And during that time, nirewrite ko yung Himala in a very millennial manner. Tapos bumisita si Tate Ricky sa Olonga po. Tapos doon siya na nagsabi sa akin na alam mo Darryl, mag-screenwrite ka, magsulat ka sa pelikula. Way back then, hindi pa rin ako nagpipelikula pero lagi niya akong ini-invite sa mga workshop niya. Pero Tito Boy, hindi ako umuupo. Pumupunta lang ako. I was very honest with Tatay Ricky. Sabi nga ng mga iba niyang mga anak-anak na medyo hindi okay sa akin. Parang, wait, bakit kaya tinatawag na tatay? Eh, hindi naman siya naging estudyante. Pero lahat ng kanyang workshop, pinapapunta niya ako. Pero I don't participate. But I told him why. Sabi ko, tatay, kasi kapag if ako, never naman ako nag-participate ng workshop because I intend to copy. Baka mamaya yung way mo masyado kong magaya, pero I have my own way. I want to provoke people. That's what I want. Anong sabi niya? Sabi niya, that's dangerous. Sabi niya. Naitanong ko lang, Darryl, because sobra rin akong taghanga ni Ricky Lee. Sobrang pagalang ako kay Ricky Lee, lalo naman ako'y Noranian. Pero halimbawa, kung pagbabasihan mo yung kanyang trip to Quiapo, ang ibinibenta kasi ni Ricky yung isang destinasyon pero iba't ibang daan. No? So, I am interested kung ano ang kanyang response doon sa sinabi mo, ayoko kasi mangopia. You know, ako, I want to provoke. Yes. What did the national artist say? Tatay Ricky, doon po, told me na it's a dangerous path, but I know you can do it. Sabi niya, sige lang. Sabi niya, ako naman kaya kita iniimbitahan lagi is para ma-expose ka din, magandang may kakampi sa industriya. That's what he said. So I want you to be exposed to other artists so that when the time comes na you finally want to join the industry, hindi lang ako ang napupuntahan mo, hindi lang ako nabibisita mo. Ang close ko kasi sa kanila, Tito Boy, si Manong Jose, yung namayapa na yon na assistant ni Tatay Ricky. Every time there's a new book or whatsoever, I used to read the paragraphs from new books and whenever there's book launch for Tatay Ricky. Doon siya nagsisimula parang pahaging-haging. Pero mas gusto ko talaga ang teatro. Kasi Tito Boy, instant lahat eh. Instant ang feedback. When you sell tickets, you get the money right away. So parang it's a way of living. At the same time, it quenches my thirst for validation agad. Na parang pag pumalakpak, alam mong nagustuhan. Unlike sa pelikula, parang natatagalan ako sa feedback during that time. But something happened that made me shift to the movie industry. I'm sorry, Darryl. In the theater, you were not acting, you were directing. I was directing, but for Himala, during those days, may hawak akong mga high school students, college students, so I direct them. Tapos po, nagkasakit yung gumanap na pari dun sa Himala. So, walang magaganap, ako po yung gumanap na pari doon. Ang pari po doon si Direk Joel Lamang sa film. So, right. During that time, sabi po ni Tatay Ricky sa akin, after ng play, sabi niya ganun,
Ah, hindi ko alam kung destiny ito o tadhana, pero yung ginanapan mo, alam mo bang si Joel Lamangan yan? And now he's a director, he said. Sabi niya, this director is, ano rin siya, he walks a dangerous path then every time. Sabi niya, so, I don't know if it's destiny or parang merong may gustong palabasin ng tadhana, pero nakakatuwa lang na ikaw ang biglang, ako po nag-play ng pare kasi walang ibang nakakaalam nung sasabihin kundi akong nagsulat. So, that was my first stage acting, experience. Yes. Okay, so after Himala, after the theater, you're saying that something happened, the reason why you pivoted into cinema. Well, I had the relationship with my assistant director during that time. Romantic relationship. Was this a long-term? Yes. The seven-year relationship? Yeah, it's a seven-year relationship. And then we parted ways. Then he always keeps the technical work. Siya ang lahat. So siya ang may alam sa musika, siya ang may alam sa ilaw, and okay. Everything. So kung ako, hindi ko kaya yung technical aspect. Ako, I'm more into writing, more into acting, and directing. So dahil wala na akong maaasahan doon, si Vincent Assis, yung editor ko ngayon, editor namin siya sa mga plug. Pag mag-present ka kasi sa corporate shows, Tito Boy, parang papakita mo yung nakaraan yung gawa, di ba? Siya yung pinapakuha ko noon. Parang snippets of our play to entice the client. So, sabi ko, wala na akong planong mag-theater. Because I was really devastated. That was a seven-year relationship. And I was the one who actually blew it off. Ako talaga ang nakasira dun sa relationship. Ikaw ang may sala. Yeah, I cheated a lot of times. So, ngayon, nung ano po, but everything's water under the bridge, okay naman na kami ng nung ex ko. So, ang nangyari during that time, wala akong ibang makapitan. So, I went to Batanes because I won a trip for two to Batanes because of bago ako lumipad. It's a short film na ayoko talagang gawin pero pinilit ako na gawin. So, nanalo siya ng 342. Pumunta ako ng Batanes. It was June, if I'm not mistaken, 2017. Pagdating ko po ng Batanes, I was really on the verge of, parang I'm really done with life. No? I don't know how to start. Because when we parted ways, there's a lot of accounts, corporates and all, na nakapag-down na ng pera. I don't know how to return it. It's already been translated into costumes, to... So sabi ko, paano ko ibabalik? Sobrang dami kong utang. So sabi ko, maybe this is the end of me. Sabi ko, during that time, Tito Boy, my mother, my father, hindi sila supportive sa arts. Because both of them are teachers and they want an office job for me or even kahit sa teaching industry. Or I mean sa teaching profession. So sabi ko, I want to start anew. Kaso Tito Boy, pagdating ko sa Batanes, kaingin. So sunog na sunog lahat yung Greenlands doon. So, I was really depressed. So, when I got back to Olonga po, yung mga iba kong alaga, mga iba kong estudyante were crying na don't give up. Sabi niya, nahati kasi yung grupo namin eh. Yung iba sumama sa kanya, yung iba stayed with me. Siya, ibig sabihin, the ex. Yeah, the okay, ex. So, right. After po nun, sabi ko, ayoko na magsulat for film, hindi ko alam paano gagawin natin. So, that's the birth of the short films. Kung mapapansin niyo po, it's one angle. Lahat ng short films ko sa page, it's one angle because they were all scripts for one act plays. So ang ginawa ko po, the existing one act plays that I have written, we translated it into short films na walang nagbabagong angulo para lang stage yung kinukuhanan because I'm not really a film director. I never had an education when it comes to, you know, the disciplined film directing. All I know is theater. So after po noon, nagulat na lang ako na nagva-viral siya. Now, for Vincentiments during that time was 1,500 likes. So, nagulat ako. Pagkagising ko, parang my first upload was around 200,000 already and still counting. Sabi ko, parang maganda to, sabi ko. So, ang kinalkal ko po lahat ng one-act plays ko, every week we upload. Doon kasi sa teatro, you were directing and you acted nga sa Himala and you were familiar with the theater because you studied it in school or uwi durin ito? Well, both. Kasi po, sabi ko nga po, I really love performing. Before anything else, I was I'm a debater, I'm an extemporaneous speaker, I'm an orator, so
both English Filipino, so I write for the school paper, literature. So I'm really, really into arts. Pero bago yan, Darryl, how was life before all this? Olongapo, San Marcelino, maliit na kwarto, ang nanay, ang tatay. As briefly as you can, describe to us that life. We have a very simple life. Both of my parents are teachers. My mom is a biology teacher. My father is a PE teacher. So, ang tatay ko rin ay head ng CAT or the Citizens Army training. Okay. So, magdalawa lang kami magkapatid. Kaming dalawang magkapatid, medyo ako ang siraulo. Ang kapatid ko super yes, mama, yes, papa yan. Pero ako talaga hindi. You're older? I'm older. Mm. Dalawa lang kami. Tapos babae pa siya. So, ako, lahat ng sabihin nila sa akin, hindi ko sinusunod. So, there were times na way back in high school, dahil parehas kang teacher, the expectations of the environment were very high because mga teacher ang parents at ang nanay ko anong tawag dito, parang head na ng science department during that time. Though we are not allowed to enroll kung saan ang school nila. But still, some of our ninongs and ninangs are in different schools. So, my life as a student is really student life talaga. Super aral. When I get home, nag-aaral palid ako dahil nire-review ako ng nanay at tatay ko. We were just renting during that time. Ano lang kami, talagang sobrang rent-rent kami sa tiyahin ng lola ko. Wala talaga kaming bahay. But then, yung nanay at tatay ko, malakas ang loob. I got the lakas ng loob from my mom na kahit walang pera, gusto magpatayo ng bahay because i-renovate yung nirerenta namin, pinapaalis kami, wala naman kaming ibang pupuntahan. During that time, the rent was around like a 6,000 or 3,000. Hindi ko na maalala. Basta, sobrang 50% kasi kamag-anak kami. Wala kami ang pupuntahan, so nag-loan, nagkaroon kami ng bahay sa San Marcelino. And San Marcelino is like an hour and a half away from Olongapo. We used to travel with owner type jeep, and when it rains, mababasa ka talaga sa loob because I know hindi naman nakakaaway yung story because a lot of people mas mababa pa, pero ano talaga yun, it was a struggle for us because you know, family drama, the side of my mom doesn't approve of my dad, parang ganun ang mama at papa ko kasi hindi ganun ka ano sa families nila. So I got a scholarship from the Inner World Club of the Philippines at yun, nakatulong naman ako sa kanila because hindi nila ako pinag-aral ng college. Nakatulong talaga ako malaki. Is this a scholarship that brought you to CEU? CEU. Yeah, it brought me there for communication arts. Okay. Though I took a lot, palipat-lipat din kasi ako, tibay, umaattend ako ng mga symposia, umaattend ako ng mga master classes during that time. And luckily, nung hindi ako ginagastosan ng parents ko, doon ako nagkalakas ng loob aminin yung pagkatao ko sa kanila dahil syempre, hindi nila ako pwedeng kontrahin dahil din sabihin ko, syempre, inisa-isa ko muna yan. Ma, hindi ako nag-drugs. Ma, ganito, ganyan. Andulo nun, mabakla ako. So, yun yung parang pinakadulo. And they supported me all the way. So, after nun, I just got lucky to have a Sunburst Youth Camp sponsorship to experience Nanyang Technological University in Singapore. That's right. So, lalo akong nainggit na I use that term eh. Kanina po sinasabi nyo, gusto kong dalin sa Olongapo. No, I remember the feeling. It's very vivid. Inggit talaga ako. Like, magbibihis yung tao, pupunta sa theater, papanoorin ka. May ganun ako. Sabi ko, ba't walang ganun sa amin? Sabi ko, parang lahat sa amin, parang pageants, dance contest. Sabi ko, parang kailangan ko ng ganito. So I went to Singapore, Tito Boy, lalo akong nainggit. Yung inggit ko talagang lagpas tao na. As in, people go to the certain area, yung palakpakan, may nagagalit sa performance and they're okay with it. Yun, that really changed my perspective of bringing arts to my home first para matanggap ng parents ko. They don't approve my inclination with arts. They think mas magiging makabuluhan ng buhay ko kung nag-abogado ako sa daldal ko daw na to, sa galing ko daw sumagot at mag-reason sa kanila. Parang mas may future daw ako kung abuga siya. And they, paano mo ipinapaliwanag? Sinasabi ko sa kanila na ayoko. Sooner or later magiging problema lang din nila. Sabi ko, huwag kayong mag-alala. Hindi man ako mag-aabogado, hindi ako magiging kriminal. Basta pabayaan nyo lang ako sa arts and arts and arts. But
not until nag-succeed ako, dun lang huminto ang pag-contra nila. Okay. Let's go to Jowable. Jowable is really... I cannot say that it led me to Viva, but it led me to ABS-CBN. Jowable had like an overnight 1M. That's my first million eh. 1M views. I write scripts via phone lang, Tito Boy. I don't write sa ano, unlike Tatay Ricky, nagsusulat, or laptop. Me, I write via phone. I'm so tamad. Sobrang tamad ko talaga magsulat. Kahit screenplay, dinidictate ko yan, may nagtatype for me. So, hindi ako marunong mag-multitask na gumagana yung utak, tapos nagsusulat. So, nung sinulat ko yun, nasa phone, tapos after nun, sinend ko, bumabagyo pa nun. So, I wanted to challenge God. I want to piss the church, eh, because it's gonna make me noisy. If you piss someone, yun ang tingin ko sa social media kasi, Tito Boy. Para sa akin, the engagement comes not from praise, but, you know, the anger of the people. So, I want to make them angry. So, ano ba ang sensitivity ng mga Pilipino? Una-una sa lahat, we're the only Catholic country in Asia. So, I guess if I deal with religion, mapapansin ako. So, I did that. Hindi kami nagpaalam sa simbahan. I had a girl na may hawak na bote ng ala. At pinagsisigawan niya si Lord na, bakit wala akong jowa? Something like that. Parang, I'm so worthy to have a love life, pero you're not giving me. What kind of God are you? Something like that. So, na-pick up ng CBCP, na-pick up ng iba't ibang religious, ano. Sabi ko, parang gusto ko kong tuloy-tuloy yan, ha? I want to provoke people. So, after noon, I got a call from Miss K, from Ma'am Corina. By the way, when I was doing OJT in CEU, pumasok ako kay Ma'am Corina first episode ng Rated K. Tapos, kinabukasan, natanggap ako sa Singapore, one day lang ako nag-OJT sa kanya. So, nung nakita kami, sabi niya, she's very happy but very disappointed dahil iniwan ko siya during that time. Eh, according to her, if you ask her, she's very impressed with the way I handle the scripts for her. Yung mga salita ko kasi daw parang tumatama sa masa. So sabi niya, nalulungkot lang ako na ang bilis mo umalis. Eh, parang sa lahat ng sinulat para sa kanya ng mga trainees, mine was really impressive, she said. So, after namin mag-usap, habang patapos yung interview namin, Sir Enrico Santos from Star Cinema called me na and said, he's very interested with Jowable to be a movie. Siyempre ako, bilang isang gusgusing taga-Olonga po, at tatawagan ako ni Enrico Santos, parang feeling ko yun ang tugatog ng tagumpay during that time. So I was talking to Sir Enrico and I said that kahit po magkano, kasi Tito Boy, parang I feel like it's a dream come true. So I don't think about money anymore. Parang it's also a statement to my ex na nung naghiwalay tayo, mas bumongga ako. Something like that, you know, childish things. So, no, but very personal. Very personal, oh. Yeah. I always do things personal. Mm-hmm. So, pagkatapos nun, I received another call from Viva na. So, sabi ko, ano kaya to? Tapos, also because of Jowable? No. Nung Jowable kasi na yon, Tito Boy, lumabas na yung isa kong content, KPL. That's kung pwede lang. It's the rant series of Vincentiments na at the end, the girl, naguhubad siya, nag-aamok, something like that. So, I was in Wawa Win, nasa TV5 pa yon during that time. In-invite ako ni Adrian Grit, na naging friend ko din. Habang nasa Wawa Win ako, tinawagan ako ng Viva. They're interested with KPL. They said with KPL, with kung pwede lang. They didn't say na Jowable. Pero pagdating ko dito, Jowable ang pinag-usapan namin. Maybe because they already know na I have talks na sa Star Cinema regarding Jowable. But because their offer is very irresistible, sa kanila ako nakapag-sign. So, Jowable is ang mitsa ng ABS-CBN, pero KPL naman sa Viva. Mm-hmm. Ano ang mga nangyari doon sa mga negosasyon na yun? Ang nangyari noon, kaya po ako napansin ng Viva, Tito Boy, because I steal their music in Facebook and YouTube. Hindi nila ako napapansin. So sabi ko, paano nila ako papansinin? Yes, I have millions of views, but I cannot translate it into money. Sabi ko, paano kaya ako mapapansin? So sabi ko, paano tayo mapapansin ng mga malalaking ano? So sabi nila, feeling ko, sir, kailangan tayong magnakaw ng music para demanda tayo, mapansin tayo. Okay ka ba? Sabi ko, sige, okay ako. Gamitin natin. So, I used Viva Music. And then,
nag-i-email ang Viva, this is our property, if you don't take it down, mapadala ka namin ng subpoena, and ganyan. Tapos po, dire-diretso lang ako hanggang pinadala na akong subpoena, Tito Boy. Pagkapadala ng subpoena, doon na tumawag yung Viva. Tapos sabi nila, meeting tayo regarding number one, KPL, and number two, dun sa mga gusto naming isang pangkaso. So pagdating ko, nagsabi ako na ginagawa ko lang po yun para mapansin nyo ko yung mga stuff. Tapos Boss Vic said, you're a very clever guy. Talagang nagpapansin ka pala talaga kasi Tito Boy talaga mga 10 kanta. 10 kanta para talagang makita nilang nagva-violate ako on YouTube. Kasi Viva's the only company, aside from ABS-CBN na may MCN, malakas ang ano nila, social media management. So yun talaga, sabi nila, talaga Tito Boy, napapansin ako talaga pag nanggagalit ako ng tao. So, na-piss off nun si Boss Verb, ang apo ni Boss Vic, na may hawak naman ng records. So, that's the case. Kaya ako nila ako napansin. Okay. How much of that, Darryl, still there? Now that you're doing Maid in Malacanang, ikaw ba'y nanggagalit pa rin? Ikaw ba'y nagpapapansin pa rin? Ikaw ba'y nang pro-provoke pa rin? Yung pa rin ba ang intention ni Darryl? Yes. I can honestly say na mas lumala ako ngayon. Alam ko na ang tamang gawin kung paano. Kung I have the system now, Tito Boy. Alam mo na kung paano ang sayaw? Alam ko na paano ang sayaw. Alam ko kung paano manggagalit ng tao na hindi ako mapapahama. Alam mo kung paano ka sasayaw sa apoy na hindi ka masasaktan? Na hindi ako masusunog. Or hindi ka makakasakit? Is that a consideration? Or talagang gusto mong makasakit? Well, I want to hurt people talaga. Not in the sense na to hurt them that will leave scars, but I want to hurt them so they'll pay attention. No, sometimes they'll pay attention because you're trying to say something. Yes, because you know, in this day and age, if you the body and the mind, it has hurt memory. No, kapag masaya ka, madaling makalimutan, pero pag nasaktan ka or nalungkot ka sa isang bagay, mahirap kalimutan yun. So sabi ko, Star Cinema already formulated a device kung paano sila panonoorin ng tao. If I'm going inside Viva, I have to have one trademark. I have to have that formula to get people, and that is to provoke them. I have to provoke them. I told Boss Vic, all of my films should be provoking, should be controversial, should be crass and irreverent. And he's all for it. Okay. Isama mo dyan yung konsepto ng fame. Isama mo dyan yung konsepto ng katanyagan dito sa industriyang ito. What have you become? Who are you today? I don't see myself really famous. But you are. Well, I don't tackle that with myself. I don't see that. You don't wake up saying I am famous. Yeah, I get that. Yeah, but you know, it comes with engagement kasi eh. It's so hard. So napaka social media ng konteksto. Yeah. Engagement, yeah. Comments. Yeah. Okay. You know, I as much as possible I want to be anonymous so that I can work more, but then I cannot push somebody to represent me because I have mastered the formula of how to stay unhurt while hurting people's ego. I master that eh, and I don't want anyone to suffer kapag sila ang nag-represent sa akin. Kasi pwede naman ako gumawa ng gumawa at may ibang mag-direct, no? Pero I don't think the result of the reaction or the friction from the people, you don't just give it to someone because it's really dangerous. It, you know, it's... You own up to it. You take full responsibility for what you do and for who you are. Yeah. Let's go to something specific. The other day, I saw your photo with Mayor Joy Belmonte. Yeah. What brought you together? Dahil hindi lingid sa kaalaman ng publiko kung anong nangyari doon sa inyong ginawa ni Aileen, ni Ai, during the elections. How did that happen? Kayo ba'y nag-usap? Kayo ba'y nagkabate? Kayo ba'y nagkapaliwanagan? Did you apologize? Yes. Just like what I told you, Tito Boy, I've devised this system within me that there should always be a way out every time I provoke people. So, I'm admitting to you na when I was still in college, meron akong kaibigan na sabi ko, sino kayong unang parang ang lakas naman ng tao pag nakulong ka na parang you survive jail time. O kaya, sino kayong mauna sa atin mapersona non grata?
It was a goal when I was still in college. Pero hindi ko na-realize yon. Not until in-announce ng persona ng grata ko, this college friend called and said, "Oh my God, you made it!" Yun ang sabi niya sa akin. No, pero wala yun sa ano ko. Pero nung nag-declare sila ng persona ng grata to me, I know my way out. I know that I'll be doing a Marcos film. Because the reception of the people sa Lenlen, it's now 100 million views sa na kinolekta. Sabi ko, I have to make a film. And that film will have a premiere night in Quezon City. So I'll have a courtesy call with her. Why Quezon City? To have a courtesy call with her. Ah, okay. So that was deliberate. Yes. Gusto mo sa Quezon City? Viva wanted it in Mega Mall because that's... That's usually where premiere nights are held. And he said, I can't. I have to do it in Quezon City. Dahil? Naintindihan ni Boss Vic? No. At first, he said, bakit doon? Sobrang hirap ng parking doon. Tapos sobrang busy doon. Sabi ko, Boss, kung lalapit ako kay Mayor Joy at lalapit lang ako, mukhang magsusorry ako, sabi ko. But if I go there as courtesy because I'm doing the premiere night in her city, parang it's all professional. So how was it? It was warm. Honestly, I'm Tito Boy because I'm a debater. I'm really confrontational. I'm not really affected with, you know, bungangaan and pahiyaan and all. I have a very huge voice. I can shout as hard as I can. But pagpasok namin doon, people are asking for pictures. So, nagulat po ako na they're fond of me. Hi, Derek, something like that. Ito yung mga tao sa City Hall? Mga tao niya po mismo. Sa baba, hindi ako... Siyempre, ang daming tao. Her office kasi was being renovated. Eh. Okay. So, lumipat kami sa iba, pero sa elevator pa lang, sobra na sila. Tapos nagulat ako na siya na pala yun. Pagbukas ng elevator, she's waiting there. And then sabi ko, "Hi, Mayor." And then sabi niya, "Hi, Darryl," something like that. So, we were talking. I was trying to ask her, "Are you expecting an apology po ba, Mayor? Because if you are, I can say naman." Did you say that? Yeah, I said that. Mm-hmm. Sabi ko, "Are you expecting me to say sorry to you?" Sabi niya, "I was not affected by it," sabi niya. I was in the States when it happened. And sorry, Tito Boy, pero being with Senator Amy Marcos for like 6 months now, I get the dance of these politicians kasi. Na some people will actually do things for you that they think you might like, no? Like, I don't want to say that the counselor who filed for persona non grata is a person na nagpapalakas kay Mayor Joy or nagpapalapad ng papel. But, you know, I had this heart-to-heart conversation with Senator Amy and said, you know, parang it makes me nervous and scary if people are nice to me, sabi ni Senator Amy. Kasi ko, why? Sabi niya, it's been for almost 4 decades, people are mean to me. So when they all of a sudden became nice, tapos they are doing things that you don't order, natatakot ako baka it's Marshall all over again. That's her ano eh. So ako, when I went there, I also have that ano thinking na baka, of course there's a thinking na baka inutos ni Mayor Joy, or meron din sa akin na baka nagpapalapad ng papel yung mga tao sa paligid niya dahil nanalo siya and stuff like that. So I gave it to her. Siya nagsabi sa akin dito, Boy, na I'm not affected. I was not here when I heard it, but of course they're telling me, pero I'm not taking it seriously. But you also realize na pwede yung reaksyon ng mga tao sa kanyang opisina ay genuine. Tito, I think it's genuine. Okay. Because right. Me, I can't fake emotions. Eh. So I know if someone's like just patronizing you or something like that. But they instantly said, "Hoya, bati na kayo ni Mayor," something like that. Pero pwede kasing fake lang yung pa-picture and all. Eh. Pero yung magsasabi ka ng... "Oh, bati na tayo," ganyan. Sabi ni Mayor, pupunta ka nga daw dito. Okay. So, she was very sweet. She was very... So, did you apologize? Well, I want to. Pero parang she wanted the meeting to be a start, not an end. No? Parang ganun ang dating eh. I was very impressed. Ang ganda. Yeah. And honestly, gusto ko mag-apologize kahit nung pahiwalay na kami ulit sa elevator. I tried. But she's dodging it. I don't know. Parang, "Mayor... again, nako," something like that. Parang kinakat niya na ako agad. All right. So, okay. She's coming to the premiere night along with all the barangay captains of QC. So, I guess that's my apology na, saying yes to it. Okay. Darryl, I'm listening to you and I get this idea that deliberate yung provocation, deliberate yung panggagalit. Does it go beyond, you know, your art or even in real life? No. No. I'm a very quiet person. I don't want attention, actually.
When I go out, I dress very, very ordinary. I don't go to bars, I don't drink, I don't smoke, I don't party. I don't even say hi to people that I know na sobrang hello, something like that. I'm not really that butterfly. I don't mingle well. Mm-hmm. Hindi ako people person. Hindi ako paano ba yun? Hindi ako magiliw sa tao. That's why I'm being misinterpreted as mayabang, because I'm not really that jolly type of a person. But it's very different in social media, no? I intend to make battle to everything. I share posts that are against me. I cultivate the hate and turn it to something that I will love in the end. I don't know, maybe that's me saying na I can do both worlds, something like that. Kasi ako, sa totoo lang, Tito Boy, hindi talaga ako, ano, hindi ako mahalubilo, that's the right term. Hindi ako masyadong nakikihalubilo. Even sa shoot, sa Maid in Malacanang, this is my 13th film, mula first jowable until here, hindi nila ako makikitang lumalabas kasama yung mga artista ko. Super yaya yan, especially now, Carla Estrada, Rufa Gutierrez, Diego. Direk, nasan ka? Ganyan. I get tired easily. I don't want noise. No, my kwarto is all black because I don't want any light. I just want to rest most of the time. So it's a different me. So when people judge me, eto mga nakakakilala talaga sa akin na nagsasabi na, oh, you don't know him personally to say. Okay. I get that. As a person, saan ka nasasaktan and what makes you happy? It's very hard for me to answer that because when it comes to social media... No, I mean, as a person, the breakup hurt you. It did. I mean, but it made me more callous, I guess. So the threshold for pain and for... Napakataas na. When you get betrayed, when you get your heart broken, I guess the pain inside can really... parang it makes you stronger in a way na parang hindi mo na ina-acknowledge na painful ito, no? Something like that. Okay. Saan ka napipikon? Both as a person and both as, you know, a digital native. Well, napipikon ako kapag those people are saying things that they know are not true. No? Especially those people who know me. Like this made-up issue about pedophilia. Let's go there. You've been accused of being a pedophile. Yeah. Nasasaktan ka doon? Ano ang iyong kasagutan? Before. Okay. Kasi it's a series of maliciously compiled tweets from threads na may context like yung masarap ang bata, something like that. Because I'm 35 years old, but, you know, people saying that I don't look like my age. And they say, bata ka pa kasi. Then I say, masarap ang bata, pertaining to myself. So, they misinterpreted it like that. And then, doon ka nagagalit? Nagagalit ako pag alam niya namang yun totoo. Okay. Kaya parang that's very evil for me. Pag ikaw nagagalit, halimbawa, when you're labeled as a pedophile, How do you fight back? I remember you were also labeled as a fake news peddler. Yes. Okay? Yes. And then you said, I'm gonna go to court. I'm gonna sue. Yes. Ikaw ba yung tipo na pag nasaktan ako and if I'm violated, do you resort to, you know, like going to court? Okay. I don't want the pedophile issue to stop. Because... Why not? It's engagement, Tito Boy. It's traction. Now, these people... And when there is more traction... There's money. Okay. It fuels my dreams. It fuels my content. It fuels my materials. And that's where the each bash is cash thing. Yes. Well, I don't want it, no. But with fake news peddler, the bid sentiments kasi was flagged by Facebook, not because of fake news, but because of Viva's sexually provocative trailers. So I posted it. The reason why we get flagged is because of sexual content, not because of fake news. Sila nagkakalat ng fake news na kaya daw ganun, because nagpe-peddle kami ng fake news, which is not true. At ang nakakainis pa doon, yung mga talagang media outfits ang nagsasabi na alam naman nilang hindi totoo. So doon ako napipikon at times, pero I enjoy it. Kasi, hindi ko po ma-explain kung ba't ko na-enjoy yung ganun. Because these are contradictory emotions, diba? Exactly. Na-enjoy pero napipikon. Pero itutuloy mo ba ang yung demanda? Viva advised me to choose kung sino lang. So now there are because my parents get affected easily because they are not, you know, social media. I wanted to go there. Yeah. Kasi it's not just about you. Yeah. May pamilya ka, o, diba? Ano ang epekto nito
sa pamilya mo. I mean, it's not gonna be easy for a mother or a father or a kapatid, a sibling, di ba? How are they coping and how are they reacting? Maganda naman po sa Olonga po, they know it's not true. Okay. Pero ang nanay ko kasi, ang kinagagalit niya is, meron siyang mga estudyante na talagang biktima ng pedophile. At kapag ang mga tao, ang point niya, Tito Boy, ganito ha, pag ang tao nagli-label ng mali sa ibang tao, it normalizes it eh. Kunyari, ako, hindi naman ako pedophile. Hindi ako pedophile, pero kapag ako sinasabihin ng ganun at dinideny ko at napatunayang hindi naman, yung mga totoong may ganung kaso, they get away with it eh. Kasi pwede nilang sabihin, oh, bakit si Darryl hindi naman ganito? Pinagbintangan, ganun din ako. Which is, lalong nahihirapan yung mga totoong biktima. Pedophilia is a disorder. And may sakit ang taong may ganun. And lahat naman ang nagbato sa akin nun, wala. Just because I had students for theater. I had a content crush on Facebook na parang mga bata pa lang, nagkaka-inlaban na. Pero sabi ko sa nanay at tatay ko, you know, my father's just quiet. My mom is really the madaldal type. So, sabi ko, kung mapapa-apekto tayo dyan, sabi ko, talakasan nyo lang yung loob nyo. This was during the first bagyo of that incident. So ngayon, they get used to it. But did you have sexual encounters with children? No, God, no. Wala, whatsoever. Kaya yun ang inaano ng nanay ko. Doon siya nagagalit. Once and for all, mag-sample ka lang ng demanda and ganyan. And Boss Vic naman is very smart. Na very wise to say na you just choose. So I've chosen yung mga taong ito na medyo talagang malalala ang mga declaration. Like, Tito Boy, nakakatawa, yung isa ko kasing dinemanda accusing me of pedophilia on girl kids. Ganon, hindi kasi nila alam yung context ng pangbabash nila na nabasa nila. They thought I'm straight, so I'm doing girls. Parang ganon. Yun yung post niya. So, ang nanay ko lalang nagagalit na parang sobrang walang basis. So, yung isang yun na, yun ang talagang... You know, I wanted to ask you if, kung hindi pa tayo nag-uusap ng ganito, na ayaw mo bang gawin sa'yo yung gagawin mo sa iba? Because you say nga, ginagalit kong ang Viva kasi gusto kong idemanda nila ako. Yeah. You know, that was an intent because you wanted to be noticed. And you embrace the consequence or consequences kung ano man ang iyong ginawa. Okay, so may pupuntahan lang ako dahil this is a paraphrase of a quote that you said na lahat ng nililikha ng pahina ay hindi upang makasira ng buhay kundi para mapanatili ang tapang, makabuluhan at makatotohanan. Yeah. That's the creed of the page. Actually, it's makatao-tohanan. Makatao-tohanan. Yes. That's the creed of the page. I did that because I just think that Filipino pages are so papebe, so very vlogging thing na parang mabababaw, no? I thought of it like that. But my contents, I would like to see it at makita din ng tao na my contents are very courageous. My contents are, you know, about truth, no matter how unpopular it is. No matter how annoying they are. Yeah, yes. And truth is annoying, really. Mm-hmm. So, dun ako talaga nagbe-base, Tito Boy. I don't mind, no? Ganito yan eh. I don't wanna consider myself as a celebrity. Well, I'm a content creator. No, sa social media ganito eh. If you're a content creator or a celebrity or an artist, kapag tinatarantado ka sa social media, pag sumagot ka, sasabihin, dapat hindi ka sumasagot. Kasi public ang buhay mo, ganyan. Pero they don't know. That's just a reaction. Na pag sumagot ka, it's because, as sasabihin nila, kung handa kang mag-post ng ganito, dapat handa ka rin sa reaction namin. Pero ibabalik mo rin sa kanila na dapat handa pa rin sila sa reaction mo. Because it's a never-ending process. Mm-hmm. That's why we have this, to have a never-ending conversation. Because communication and conversations very healthy. No, it keeps not only social media but your sanity. No, kapag nakikipag-usap, kahit naman aminin mo sa sarili mo o hindi, may mapupulot ka sa kausap mo. Kahit pa napakawalang kwenta niyan. So I cultivate it. No, laging ganon. Gusto ko lang matapos na yung era na bawal sumagot ang artista.
bawal sumagot ang director, bawal niya ipaliwanag ang sarili niya, dahil sinasabi nila na walang karapatan because that's a public figure. Well, I guess iba na ang mundo ngayon. No? Noon pwede yan. Noon pwede kang magkibit balikat, noon pwede kang, not unless mapunta ka sa showbiz lingo, sa eye to eye, sa the buzz. No? Ay, pag hindi kayo inimbitahan, wala kang ano, eh ngayon, it's very easy. So I want to end that na hindi ka pwedeng sumagot, no? Kasi if these people in social media, they're attacking you because you're up there. Okay. So para i-level mo yung playing field. Pag sumagot ka, nasasaktan sila, nagagalit sila kasi ba't ganun? Pero dapat alam din nila na reaction man 'yon, magkakaroon pa rin ng reaction. I will not disagree, pero depende rin sa threshold. Kanina napapag-usapan natin. Yeah. Depende rin kung sino ka. Yes. Kaya mo bang lumaro sa sayaw? Hindi mo ba kaya sumayaw? Ay, alamin mo rin. Di ba? May binabagayan. Yes. Hindi lamang binabagayan, may pagkatao din na kaya. I totally agree. May hindi, di ba? But ako naman, agree din ako doon sa sinasabi mo na let the conversation go. I mean, yeah, wala namang masama eh. Now, it's very interesting to find out why people think the way they do. Yeah. Di ba? Yeah, tsaka hindi lang, pag naman nag-post ka, hindi lang naman gusto mong may makaintindi sa'yo eh. Gusto mo rin may maintindihan, di ba? Hindi naman laging nag-post ka kasi gusto mong marinig ka. Meron ding mga kagaya ko na nagpo-post ako kasi gusto kong makarinig. Kasi ako, importante sa akin yung credo or the creed of your page. Kasi yes. ang sinasabi mo ay upang hindi manira ng buhay. And that's very, very important. Kasi pag may dissent, may dissonance, kaagad ang pumapasok sa isipan ay parang... Yeah, super negative. Diba? Yeah. Pero you also speak about katotohanan, kabuluhan, yes, at katapangan. Yes. Na importante na kung ito'y maidudugtong mo doon sa, you know, your power to annoy, your power to make people angry, yes, because you want to provoke and you want to start a conversation, ay iba ang ibig sabihin. Because I believe in your most vulnerable moments, kung kailan ka pinakagalit, doon ka pinakatotoo. So, I can only get genuine reactions, genuine story if a person is really angry. At kapag after that moment of anger, nakabalik na siya sa sarili niya, that's the time he's gonna pretend again. Mm-hmm. That's how I see life, no? Your most candid is when you're upset and you're angry. But when you're in love, that's not you. That's how I see life. So, I provoke and provoke so I can see stories. When I posted something about Solo in Malacanang, I'm so ready because, of course, okay, sa lahat ng mga footages, wala namang Solo. But I know one clip. Okay. So, you know, I'm really handa with these things. Okay. The pretending naman, sabi nga ni Aling Meril, is a survival skill. You know, when she talked about, I mean, when Meryl Streep started to talk about acting as not being just play, but about imagined possibilities. Yes, but every time you pretend, ang unang dapat maniwala ikaw eh. She spoke about it. Yun din yung aking, bilang isang manunood, sabi ko, ito pala yung ibig sabihin ng isang dakilang aktres katulad niya sa pretending. Okay, puntahan natin yung halimbawa si Direk Joel. Yes, po. Uh-oh. Because now that I know you a little bit, you welcome these things, di ba? Yeah. In a press conference, I know that you answered him back. But I just wanted to get your sense of how you react to, because yung boses ni Direk Joel ay hindi yan solitary eh. Yeah. Ang paraphrase doon ay lahat ng kanilang ginawa, may gumawa ng isang, this is a paraphrase, ng isang katarantaduhang pelikula, ay hindi naman tayo titigil, hindi tayo papayag. Gagawa ako ng pelikula laban dito para maituwid kung anuman ang hindi totoo. And then it ended with, dapat kwento naman ng taong bayan ang kanilang mapanood. Yes. Okay. How do you respond to Direk Joel? When I first learned about it, kinilig ako kasi sa loob-loob ko po siya, ano na ako, nakaka-provoke na ako ng Joel Lamangan. May ganun ako eh. Because he's one of the gods. That's how I see him. Well, I've attended his masterclass and I know he'll retaliate because during that masterclass, he talked for 3 hours about martial law and not about film. It was held in North EDSA in the Dome.
So alam ko talaga na he's very passionate about it. But sa tingin ko lang, medyo sumobra when it comes to pera ng taong bayan, something like that. Because pares kaming gumagawa sa Viva. I don't, when wala pa ako sa showbiz. So diretsahin natin yon. Ang pinang-produce ba ng pelikulang ito ay pera ng bayan? Ang context kasi ng pera ng bayan galing sa bayan eh. Pero hindi galing sa buwis. Ang pera ng Viva ay pera sa pagtangkilik ng tao. So sa tingin ko, sana ganun ang interpretasyon ni Direk Joel. Pero kasi, I think Viva's offended with that. Na, because the producer is Boss Vic. Senator Marcos is a creative producer. Meaning, just ang ambag niya na dito ay yung kwento nila, the license, no? Pero walang perang ipinasok si Senator Amy dito sa pelikulang ito. Pero ang puhunan niya na dito is yung pagpayag ng paggamit sa Marcos story, pagpapahiram ng mansion nila, ng mga gamit ng nanay niya. Well, okay, alright. So, let's go back to Direk Joel. Yeah. So, your response to that. Kasi ang pagkaunawa ko ay, my words, ay parang you're distorting history, you're distorting a story, you know, a truthful story, at puros na lang Made in Malacanang ang inyong ginagawa. Kwento naman ng bayan ang dapat marinig ng tao. Honestly, Tito Boy, nung narinig ko yon, gaya na sinabi ko, kinilig ako. At nung mga habang nagsisink in sa akin, I'm starting to think if he's really magaling. I'm starting to think that way. I don't think it in a very mayabang manner. Pero sabi ko, ito isa sa mga hero ko to, kaya pala you must not meet your heroes, eh, no? So ako, inisip ko, itong manlilikha ng pelikulang ito, na idolo ko, nagsasalita tungkol sa pelikulang una, hindi niya pa napapanood. Pangalawa, hindi pa tapos. So sabi ko, hinayaan ni Direk Joel na mauna ang kanyang emosyon kaysa sa kanyang utak pagdating sa ganito. All artists are emotional. I get that. No? Pero, dun ako nagduda na para saan yung statement na yun? Kasi every time I make a statement, kailangan merong para saan, para kanino, anong mahihita ko dito, no? So, nung naisip ko yun, ang unang pumasok agad sa akin, Tito Boy, ito ba ay promotion para sa parating niyang pelikula? Ito ba ay para hindi kumita ang pelikula ko? Pag inaabogado ko siya sa sarili ko, lahat negative, eh. Wala akong makita na ito ba ay ginagawa ni Direk Joel para makatulong sa Viva, kumita ang Made in Malacanang? Hindi eh. So, I started doubting kung ano ang nasa isip ngayon ni Direk Joel. Kasi, if you're going to ask me, I'm not hurt. No, not a bit. I'm super kilig na the way he sees Made in Malacanang. Even saying na, puro na lang kayo Made in Malacanang. What's the sense of that statement? Ngayon ko lang ginawa yung Made in Malacanang at ang paulit-ulit na nagpo-promote nito ay yung side nila. Hindi pa kami nagpo-promote. Ang unang promotion ko, teaser. Pangalawa, trailer. Okay, trailer pa lamang ay controversial na ang iyong pelikula. Exactly. You know, people are talking about it. Not just Joel Amangan, but, you know, people are reacting. I find Direk Joel very selfish. I mean, why? It's as if he has the monopoly of stories and the truth. Parang, no offense to other old people, but I think he's old not to do that. I mean, tayo, kapag nandudun na tayo sa isang bahagi ng buhay natin na wala na tayong kailangang patunayan, pero may ipinaglalaban ka, pwede mong gawin yon, Tito Boy, nang hindi ka nang mamaliit ng tao, nangahamak, o nagsasabi ng kasinungalingan. Paano siya nakakasigurong i-revise nito ang history? Paano siya nakakasigurong hindi in-acknowledge ng Made in Malacanang ang mga pang-aabuso, ang pag-iwan ng pera, ang pagkakaroon ng maraming sapatos? Kaya ako, nag-isip ba si Direk Joel? Paano kung mapahiya siya pag napanood niya yung film? No, but he said he's going to watch the movie. Yeah. That's the only thing na sinabi niyang sa tingin ko ay maganda. No, kasi sana nauna yon. Sana nauna yung napanood niya muna bago siya nag-comment. Because, you know, I don't know. The damage is really on his part. I don't get it. Kasi I'm just like what I've said. Joel Amangan na siya. Parang he's just giving me light. And, you know, he's taking all the shadows for it. Okay. Darryl, pag-usapan natin ang Made in Malacanang. Napanood namin ang trailer. Kontrobersyal, pinag-uusapan ng lahat.
ikaw na mismo ang nagsabi that not just Joel, but a lot of people are saying, is this movie distorting history? Ang aking mga tanong ay ganito, did you consult with historians? How much research did you do? Kaninong boses ang lulutang dito sa pelikulang ito? Of course. No, I can't do a biopic. Hindi ako ganun kaseryosong tao, Tito Boy. Pero hindi ko ipapahamak ang sarili ko sa pelikula. So I did research. Nung umabot kami ng 50 million sa Lenlen, I already had a purpose. Sinabi ko kay Boss Vic, it's already 50 million. Let's take these people inside Viva Max. I'm gonna do, give me a research team. Anuhin natin to. Pero Tito Boy, tinrush ko lahat ng research. You know why? I don't wanna dwell in it. Ayoko na doon. No, I want humanity for the Marcoses. They've been projected to be monsters for the longest time. Na parang if you see them, parang iilag ka, parang Imelda is like super taas or parang Filipino nega royalty, something like that eh. So nung naka-research na ako, nakakuha ako ng footages from PTV, from ABC News Abroad, from ABS-CBN, through Tita June Rufino. So sabi ko, I don't wanna dwell in that. Let's make them human. So, paano sila magiging human, Tito Boy? Sino ba ang nakakita ng totoong nararamdaman nila ng mga oras na yon, maliban sa mga sarili nila? Yan ay yung mga kasambahay nila. No? So, sabi ko, gusto kong pag-usapan yon. Never ko kasing nakita si Ferdinand at si Imelda na galit kay Enrile. Never ko sila nakitang galit na galit kay Cory. Hindi ako naniniwala. Sabi ko, kahit sinong tao, sabihan ka ng hindi magaganda, traitorin ka, iwanan ka sa ere, kapag talikod mo sa camera, sasabihin mo yung totoo sa pamilya mo, sa ayat sa gusto mo, makikita ng tao. No? So sabi ko, I want to feature that. So, is there distortion for personal emotions? Is there any historical impact pag umiyak si Aimee Marcos dahil nasaktan siyang tineraidor ang kanilang ama? In-invalidate ko ba ang pang-aabuso kung ipagpinakita kong nasaktan din si Ferdinand Marcos Sr.? Diba? It's polarizing, but it's true. So, yun ang tanong ko eh. Pag sinasabi nilang babaguhin nito ang history, ano ang nakakapagpabago ng history kapag pinilit ni Irene si Ferdinand na umalis na tayo dito? Meron ba akong nabago sa kasaysayan? Kapag ang mga katulong gustong makipagpatayan at makipaglaban sa EDSA, meron ba akong binago sa kasaysayan? Yun ang magiging tanong ko eh, sa mga kasamahan ni Direk Joel at sa mga nagsasabing, eto ay basura, eto ay pagbabago sa history, tinatalikuran nito ang validation ng mga pang-aabuso at pang... I don't think so. The reason why they're angry and mad sa mga Marcoses is because they thought Marcoses have no heart. Akala nila, ang mga Marcos, kamay na baka lamang at matigas ang puso. Ngayon, etong mga tao nagsasabing ipapakita mo na ano sila, na mababait sila, na umiiyak sila, hindi sila sigurado. Even the trailer at Tito Boy na nilabas ko, kinonfirm ko na nagka-club si President Bongbong Marcos. Pinakita ko na pinapagalitan si President Bongbong Marcos, na nagdaan siya sa ganun. It's an attempt to assure the audiences that this will be a balanced film. That this film will only show a family in crisis, not a nation in crisis. Do you go into a political discourse on why EDSA happened? Dahil hindi pa nga napapanood ang pelikula. Yeah. Are you denying the stories kung bakit nangyari ang kanilang pag-alis, paglisan sa palasyo, yung EDSA revolution? Is a part of your narrative? The Marcoses always claim that it's not a revolution. It's a military adventurism. Yun ang gusto nilang itawag doon. And you subscribe to that? I subscribe to both. Both the revolution and the adventurism? Yeah. Because naniniwala ako na laging ang dalawayang story ang yan. No? Pero sa loob ng bahay, sa isang buong pamilya, meron ding dala-dalawang istorya. Meron sa mga anak niya na nagsasabing, totoo ang revolusyon na ito, Dad. Mm-hmm. Ang eto, kagagawan lang to ng mga gustong umagaw sa'yo ng kapangyarihan. Because these things, they're part of a family discussion. Even your schooling, kapag nakaupo na kayo sa hapagkainan, you talk about it with your family. Eto pa kayang papatalsikin sila sa gobyerno. Darryl, how much of this film is factual? And how much of this is fiction?
I cannot calculate. Ah, you cannot. I cannot calculate. But or let me abuse that phrase. Yeah. I mean, how much artistic license did you use in this film? Very little. It's like going on debates with Senator Aimee in the Senate session every time. The film, kayo pa lang po ang una kong sasabihan, nahahati ang pelikula sa 10 chapter. Yes, discussing 10 moments of EDSA. And ano ang nangyayari sa loob ng bahay habang nangyayari yon. We were 10 moments in EDSA, pero narrative mo sa loob ng palasyo. Yes. Hindi while, doon while sa it's EDSA. Happening, okay, all right. Without saying that that's not true. It really happened. Tito boy, it really happened. Do you also say why it is happening? I only tackled 72 hours okay. of the Marcoses. So kapag may na pag meron ng pag merong backstory na ikukwento na lang, pero hindi ako nakakapagpakita ng kung ano 'yon kasi hindi siya parte ng 72 hours. Okay. So ang pelikulang ito, Darryl, para klaro lamang, this is not cosmetizing. This is not pampapogi para sa mga Marcos. At this is not historical denialism doon sa mga sumuporta at naniniwala sa EDSA. Hindi ko masasabi sa iyo, Tito Boy, kung ano ang hindi sa pelikula. Ilalapag ko ang pelikula, pero ang mararamdaman mo, responsibilidad mo. Okay. Hindi ko pwedeng sabihin na papapugiin nito ang mga Marcos. Pero hindi ka nagsisinungaling dito sa pelikula hindi ito. Hindi ako nagsisinungaling. Yun ang masasabi ko. Kasi doon nga sa kredo ng iyong pahina, pinanghahawakan ko yung makatotohanan, katapangan, diba? Yes, at kabuluhan. Yes, yes. And these are three very, very important words. Yes. Lalo na yung may sinabi ka pang isa, makatao. Makatao. Tohanan. Yeah. Because sabi nga nila, no, if they associate Ferdinand Marcos Sr. as a monster, even monsters have heart. No? I want to go there na lahat ng kontrabida ay may storya. No? At ikaw, kontrabida ka sa istorya ng iba, kahit bida ka sa storya mo. No? At hindi natin pwedeng pakawalan ng naratibong yun. Hindi natin pwedeng ipagkibit-balikat at hindi mo pa napapanood, huhusgahan mo na agad. Hindi ko masasabi sa mga manonood kung anong dapat nilang maramdaman dahil hindi naman natuturo ang emosyon. Hindi na... A director, a writer can only do so much. Right. Punto de vista, boses ito nino, ang pelikulang ito. Boses ito ng pamilya, boses ito ng Malacanang. Parang nagsasalita ang mga dingding, parang nagsasalita ang kisame, ang mga bintana, na naging piping saksi kung ano ang nangyari sa loob. Kahit napakagulo sa labas, ano kayang itsura ng isang pamilyang kinukuyog? Ano kayang itsura ng pamilyang mula sa pinakamakapangyarihan eh, parang takot na takot? Diba? You will not, I don't think you will 100% sympathize with them. Okay. I don't think so. Walang intent ito na deliberate na ginawa ko ang pelikulang ito para kaawaan ang mga Marcos. Wala. Okay. Because Senator Aimee doesn't want awa. What does she want? She wants their side of the history. Hindi ko kasi pwedeng sabihin. Okay. No? Pero there's an ABS-CBN interview na pinalabas na matagal na pero hindi pinapansin ng mga tao yung isa sa mga katotohanan dun eh. Na nung nilabas namin, sabi na pa, oo nga ako ah. Pero still, sa pelikulang ito, ang pwede ko lang sabihin ay walang dapat ipag-alala ang mga nasaktan nung panahon na yon sapagkat hindi ko naman sinabing walang nasaktan nung panahon na yon. Hindi ko sinabing walang naabuso, walang natapakan, o di naman kaya ay walang kalabisan o pagkukulang ang mga Marcos. Having said that, ano ang tingin mo sa mga historiador? Anong tingin mo sa mga biktima ng batas militar? Anong tingin ko sa mga historiador? Sa tingin ko, lahat ng tao naman ay historian. No? Sa palagay ko, lahat tayo may pinangahawakan sa kasaysayan. At may iba't iba tayong tingin sa kasaysayan. Hindi kayang ikulong ng libro o ng isang panulat o ng isang historian ang sa palagay mo yung nangyari. No? Kahit na ang diary mo ng isang tao, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Tito Boy, yan ang gusto kong sabihin. Kahit ang diary mo mismo ay hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Sa mga oras na malungkot ka, sa mga oras na masaya ka, pag isinulat mo yan sa isang pahina, pag binalikan mo yon, pwede mo pang kalabanin ang sarili mo kung totoo nga ang nararamdaman mo nung moments na yon. I don't believe that historians should be a profession.
I believe that historians are researchers, no? Masisipag sila na kumakalap ng mga impormasyon. Pero para sabihin na lahat ng isusulat nila ay 100% true at walang personal interpretation, yun ang hindi ko matatanggap. Kasi lahat ng tao, para makasulat ka, para makapag-compile ka, meron at meron kang emotional attachment to it. At yun ang nagiging bias mo. Bahagi naman talaga yan ng methodology ng historians. To interpret. That's right. Yeah. So, diba? Pero hindi kaya dahil sa sinabi mong ito, magagalit sa'yo ang mga historiador? Well, pwede. Pero dapat nilang isipin na pag sinabi kong lahat ay historiador, dapat nilang isipin na... Pero merong historiador. Kasi parang yung tunog ng researchers lamang kayo. Well, I stand by it. Okay. I just want to say na lahat tayo ay may take sa kasaysayan. At naniniwala akong kahit ang nasa elementary pa lang, ay kayang kalabanin kung ano ang sa tingin niya na hindi naman nangyari sa kanya. No? Kaya tayo nananatiling may diskurso, kaya ang history ay hindi natatapos isulat dahil may mga bagong lumalabas na datos, may mga bagong lumalabas na kaganapan, dahil lahat ng historiador ngayon ay wala nung panahon na kinukuhanan nila ng kasaysayan. Paano yung mga biktima ng batas militar? Sa mga biktima naman po ng batas militar, hindi ko po pwedeng sabihin na ang panunungkulan ng kahit sinong presidente ay perpekto. Ang panunungkulan ng kahit sinong opisyal ng gobyerno ay walang butas. No po? Ako po naniniwala ako na may mga kalabisan during martial law. Pero hindi po ako naniniwalang lahat yon ay utos na nanggagaling sa Malacanang. Dapat bigyan po natin ng espasyo ng duda, gaya ng pagbibigay natin ng duda sa iba nating mga leader na hindi naman ginusto ito ni President, ganyan. Nagkaroon ng hostage taking, it's beyond his control. Nagkaroon ng natural calamity, it's beyond her control. Alam niyo po yun, hindi ako naniniwalang dapat isisi sa tao, sa isang tao ang lahat. No? Pero naniniwala akong meron tayong tinatawag na command responsibility. And of course, kung sino ang nagtalaga sa taong gumawa ng mali, dapat meron din siyang pananagutan. Okay. Isa pa sa kontrobersyal na pinag-uusapan, aspeto ng trailer, ay yung ilang segundo na paglabas ng isang babae na naka-yellow, na nasa telepono, na nagsasabing, correct me if I'm wrong, I want them out of the Philippines. Nang interpretasyon ay ito'y ang former President Corazon Aquino. Marami na tayong nabasa. Ako, I read a piece, the narrative of Justice Cecilia Muñoz Palma, yes, na nagsabing nandoon siya kasama ni President Cory nung tumawag si Ambassador Bosworth at sinabing President Marcos was ready to leave but he was asking for 2 days na makapamalagi sa Paway. And the President, former President Cory, said that, poor man, I mean, what's 2 days? Na nag-disagree daw yung mga taong nakapaligid sa kanya doon. Tapos sinabing hindi pwede dahil pag nanatili ang former President Marcos ay baka siya ay magdesisyon na mag-regroup at magdesisyon na hindi na umalis and it might provoke violence. And then tinawagan ni President Cory si Ambassador Bosworth at sinabing hindi siya pumapayag. Tumawag uli at sinabing President Marcos had left, he was cool. And then they shouted jubilantly. Ibig sabihin yung mga taong nakapaligid. So, ngayon ang tao, hindi pa napapanood ang pelikula, but because of that 10-seconder doon sa trailer, sinasabing, is Maid in Malacanang putting the former President Corazon Aquino in bad light? Well, just like what I said, lahat tayo ay historiador. Ang nagsulat ng librong yan, o si Justice Palma, yan ang kanyang tingin at pakiwari sa kasaysayan. Pero pagbabasahin naman natin ang memoir ni Juan Ponce Enrile, sinabi niya rin na hindi niya nakita si Justice Palma doon. Sinabi niya rin na narinig niya na get them out of the Philippines. Pero yung libro ni Palma at libro ni Enrile, hindi po yan ang pinagbasehan ko, Tito Boy. Yung report ng US Embassy papunta ng White House ang aking pinagbasehan. Meron pong dokumento. Nabasa ko yun, yes, na po. Nagsabing, but it was a statement, yes, that President Aquino requested for the Marcoses to get out of the country. That's right. Yeah, that one I saw. Kasi may perspektibo na pag kinuha ko ang side ni Palma, maka Aquino. Pag kinuha ko ang side ni Enrile,
makamarkos. So kukuha ako ng side na sa tingin ko, walang mawawala at wala namang makukuha kapag nagsabi ng totoo. At nung time na yon, nang sinabi ng US yon, kinampihan na nila si Cory at tinalikuran na nila si Marcos. Do you put President Cory Aquino in bad light in this film? I'm not putting anyone in bad light. I'm just putting light to the truth. I don't know if they will take it as bad. Pero Tito Boy, on a personal note, kung kaaway ko si Marcos at kung ako si Cory, I think it's pretty normal na paalisin ko siya ng bansa. Kung ako I don't see what's wrong with hindi ko kita. But what about the performance? The personality, the character of the former president? Well, my grandma, my nanay is pro Cory. They're really really even the last election they're pinks. No. I don't think Cory is a bad person. I don't think so. But I just want to say na sa tingin ko walang mali kung gusto niyang umalis si Marcos ng Pilipinas. Because kung security threat para sa kanya, I think it's pretty normal. But it's on the way she says it on the film? I don't mean to nitpick, yeah. But do you take artistic license to portray the former president in the way that you want people to see her? Well, I want it to be powerful since she's the most powerful Filipino during that time. I don't want it to sound like very lousy, like, I think you should get them out of the Philippines or something like that because she's being portrayed then as a weak leader. I don't want to put her in that light also. So I just think as a leader, as a Filipino leader, ganun dapat ang tono. Kasi in the same way, you know, ang tanong ko nga kay Senator Amy, sumisigaw ba talaga ang tatay mo doon sa pelikula? Yeah. Ganun ba talaga pag nagagalit? Because he was shouting at our president now. Yeah. Mm. Well, ako, sabi ko kay Senator Amy, no, sinabi ko kay Senator Ayn. Yung mga katulong niya, yung mga katulong nila noon, mga kamag-anak noon, has different takes sa kanila. Sabi ko kay Senator Ayn, etong kasambahay niyo noon, sinasabi na ganito ang nangyari. Sinasabi mo never na ganito. Kasi Tito Boy, in fairness kay Senator Ayn, siya siguro hindi siya nasigawan ng tatay niya. No, yun yung sa akin, yun ang take ko. Sabi ko naman kay sabi naman ni Senator, I don't want my father to be portrayed in the big screen, to be that madman. Because no, I'm just gonna, we're gonna tell the nation kung anong uri siya ng tatay, hindi anong uri ng presidente. Kung panunuorin ang pelikula ng mom at dad mo, ng lola mo, not that you care or you don't care, yeah. But do you think they will be proud of you? I think so. Because it's also our story. It's a family in crisis story. Are you bringing them to the premiere night? I want to, but you know, the premiere night as of the moment is 3 cinemas already, Tito Boy. And my family's from Olonga po. I don't want to give them that hassle, pero I would love to. But you know, gaya nga ng sinabi ko, this is a Filipino family in crisis. Pag napanood mo 'yon, no? Baka pansamantalang matanggal sa isip mo na mga Marcos sila. Baka makita mo ang sarili mo doon sa kapatid na hindi sumasang-ayon sa'yo, sa anak na hindi pinakikinggan, sa asawa na sa tingin niya eh napabayaan niya. Ano, maraming ganong angulo eh. And I don't think it has monumental bearing to what they're saying that I'm revising the history. Because as you say, you're not. I am not revising history. I'm just showing them some facts from the other side na napakahilig natin sa resibo eh. Ba't hindi natin matanggap na meron ding mga ganito? Diba? Pag-usapan natin. This is for national conversation. And just like what I said in the beginning of this interview, conversations are healthy. Yeah. I would agree. May kinatatakutan ka, Darryl? Of course. Like? Yeah. The reason why I'm matapang is because I'm takot. Kaya ako matapang kasi takot din ako. I always put courage in my heart because my heart also has many fears. Of course. Anong laban ang aatrasan mo? I don't know yet. Honestly. Well, I live on a day-to-day basis. I even fight my own demons. No? I think if you refuse to fight, I think that's the end of life for you. I mean, every day is a continuous journey. But each one has a different way of fighting. Yeah. Mm-hmm. I definitely agree. You believe in God? I do. Are you Catholic? I'm Catholic.
I would like to believe that I'm still Catholic after... After Jobol. Yeah, after Jobol and other controversies. Mm-hmm. Okay. I go to church. What is your prayer right now? My prayer right now is my family's health. I don't... I always ask for time. When I was a kid, I always ask for money to God. Like sinasabi, I want to be rich. Ganyan. When I was in high school, I asked for money again. When I reached college, I asked for convenience. No, not money anymore. But now, I'm always asking for time to God. I'm always asking you, give me more time. You give my family more time. It's very special to me. I spend my time very wisely now. I don't go to places that I think very, time wasting. I don't talk to people anymore that will waste my time. I pray to God that I spend my time wisely. I always say, Lord, you have to guide me in spending time. You're not shy talking about money. How much are you worth today? I think I have not reached my worth yet. But getting there. I should. Lagi kong pag tinatanong ako kung magkano na ang halaga ko, sa tingin ko kung magkano ang nasa akin, hindi pa yun ang halaga ko ngayon. Last question, Darryl. Are you happy? No, not yet. I'm occasionally happy, but I cannot say I'm happy as of the moment because, I mean, happiness is a state of mind, eh? And it's so hard to be happy if you have many responsibilities, if you have many plans, no? I always, just the reason why I'm asking for time is for me to be happy. No, I think time for myself and time for the people na I don't spend much time with, I think yun ang magbibigay sa akin ng happiness. I'm a very practical person. Sa tingin ko, I can say that I'm happy for some moments, for some days, but Tito Boy, no one says I'm happy na totoo. I don't think people are happy people. I think we are all miserable people trying to be happy hanggang kaya natin. Enjoy the journey. Yes. Enjoy the journey. Thank you. Sabi nga ni Kobe Bryant kay David Letterman, I don't chase happiness, I chase the experience. Because happiness is within that experience. Yeah. Pero Darryl, maraming salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you po. Hi people of the Philippines and people of the world, hit the button below. And you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking.